Ako nga pala si Sir Jan. Ngayon ay magluluto na naman tayo ng bagong recipe. Magluluto nga tayo ng ginataang yellow bean na may rabong. Siguradong mapapatira ka na naman ng marami kanin sa ating recipe. O, ano pang hinihintay nyo? Tara na! Dumating na naman nga ang kaibigan kong manging isda na si Dangkak at nakahuli na naman siya ng malaking yellow bean dito sa Makunakon. Kaagad nga naming binanatan ang nahuli niyang yellow bean kasi baka banatan pa ng iba. Bago natin hiwain, tanggalan muna natin ng palikpik. Yung mga ganito kasi kalalaking isda ay may katigasan ng mga palikpik. Hihiwain nga lang natin sa tatlo ang isdang ito. At dahil nga may katigasan nga ang isdang ito, ay gagamitin na naman natin ang ating mahiwagang baseball bat. Pagkatapos ko itong hiwain, ay tinanggal ko ang mga hindi kailangang lamang loob. At tinanggal ko na nga rin ang mga natira pang palikpik. Pagkatapos kong itong hiwain, ay dinala ko agad sa ating bombahan para hugasan ang mga dugo nito. Pagkatapos, ibabalot nga natin sa plastic ang ulo at buntot nito para ilagay sa freezer. Dahil ang lulutuin lang muna natin ay ang parting tiyan. Masyado kasing marami kung lulutuin natin lahat ito. Baka kasi masayang lang pag hindi naubos. Una nga muna nating lulutuin itong parting tiyan. Bali, mag-i-slice lang ako dito ng tatlong slice. At pagkatapos kong itong i-slice ay maghihiwa na tayo ng ating requirements. Una nga nating hihiwain ay ang sili. Hiwain lang ito natin ng medyo maliliit. Labong nga pala ang gagamitin natin para sa ating gulay. At gagamit din tayo ng kaunting manunggay. Hiwain na rin natin ang ating pampotog at paborito ni Mekos Mekos, ang sibuyas. Isunod naman natin hiwain ang ating pangontra sa aswang, ang bawang. Sunod naman ang ating pampaganda ng boses, ang luya. Ganda ng boses! Bago nga natin gagataan ang ating in-slice na yellow bean ay ipiprito muna natin ito. Iprito natin ito hanggang sa mag-golden brown katulad ng nakikita nyo dito sa video. Pagkatapos nyo ang maiprito ito sa texture na gusto nyo ay ahunin nyo na at iset aside muna natin. Igisa na nga natin ang ating big three, ang bawang, sibuyas at ang luya. Igisa lang natin ito hanggang sa bahagyang lumabas ang aroma nito. Naglagay din ako ng bagoong na magsisilbing pang-alat ng ating ginataan. Igisa lang din natin ito kasama ng bawang, sibuyas at luya. Ilagay na nga natin ang ating unang gata. Itong unang gata nga pala, ito yung magsisilbing pangluto ng ating labong. Dito nga pala sa niluto nating ginataan ay nagprepare ako ng dalawang klaseng gata. Yung isa ay medyo matubig na magsisilbing pagluto ng ating labong. At yung panghuli nating gata ay yung purong gata. Yun kasi ang magbibigay ng creamy texture sa ating ginataan. Pagkatapos nga na kumulo ang ating gata ay ilagay na natin ang ating labong. Pakuluan lang natin ito hanggang sa bahagyang lumambot. At kung bahagya na itong lumambot ay ilagay na natin ang ating malunggay. At pakuluan lang nga natin ito hanggang sa maluto. Ito kasi gulay na malunggay ay maraming luto na pwedeng partneran. At bukod pa nun, napakasustansya pa. Itimplahin ko lang nga ng patis ang alat ng ating ginataan. Bukod sa asin, maganda rin kasi pangtimpla ng alat ang patis. At pagkatapos, ilagay na nga natin ang ating prinitong yellow bean. Haluin lang nga natin ito hanggang sa kumapit ang ating mga gulay at gata sa ating prinitong yellow bean. Pagkatapos, ay hayaan lang natin itong kumulo hanggang sa mag-evaporate ang unang gatang inilagay natin. At kapag medyo tuyo na ito, ay ilagay na natin ang ating purong gata. At pag nailagay na natin ang ating purong gata, ay huwag na muna natin itong ahaluin. Takpan lang muna natin ito hanggang sa kumulo ng kumulo. At medyo magbuo-buo yung gatang inilagay natin. Ito kasi ang magbibigay ng magandang itsura sa ating gata. At pagkatapos, ilagay na natin ang sili para pandagdag aroma. Antayin lang nga natin bahagyang maluto ang sili para lumabas ang kanyang aroma.
At pagkatapos ito, ay handa na ang ating ginataang yellow queen na may rabong. At syempre, i-share natin ito sa ating mga kapitbahay. Syempre, silang may-ari ng yellow pin. Sa akin lang yung Ricardo. Maganda yon para lahat busog at everybody happy. Pagkatapos, nag-timelapse na nga kami habang kumakain. Itidakimasu! Hanggang sa muli, paalam!